Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan nating nasa ibang bansa. Natatanging panalangin sa lahat ng nakikiisa tuwing alas 7 na misa dito sa pambansang Dambana sa opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Sabi po ng mabuting balita ngayon, pinakiusapan ng pinuno na puntahan ang kanyang may sakit na anak. Nakiusap ang pinuno kay Jesus. Ano pong inyong pakiusap ngayon kay Jesus? Nakakatuwang napakarami nating mga pilgrims ngayong araw na ito mula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ano pong inyong pakiusap sa inyong pagpunta dito? Sana po kayo may pakiusap. Ano ha? Ang aming paalaala sa mga pumupunta dito, huwag ho kayong pupunta dito dahil narito si Padre Pio. Eh kahit ho inyong pudpudin ang kamay ni Padre Pio, hindi kayo makakaroon ng kagalingan. Iisa po ang ipinupunta dito. Yun ay si Jesus. Alam ho ninyo, ang nakakalungkot minsan, may mga nagme-message, Father, anong oras ho ang inyong misa? Pupunta kami diyan? Father, narito ho kami. Napakarami pong nagpipilgrimage ngayong panahong ito. Sana sa pagpunta natin sa mga simbahan, hindi si Father, hindi ang Santo, kundi si Kristo lamang ang ating ipinupunta dito. Alam niyo po, nakakatuwa sa maraming pumupunta dito sa pambansang Dambana, yung anlay-layo ng biyahe, tas traffic pa, tapos magpapapicture lamang sa ilalim ng aming mga puno. Tapos ilalagay sa My Day, visited the National Shrine. O, diga? O, tas ang inyong mga kaibigan, ang galing mo, nakapagdasal ka sa pambansang Dambana. Eh, nagdasal ka kayo o nagpapicture? Marami ring naliligo dito sa aming Holy Water Sanctuary. Dito sa baba ay may malaking Holy Water Fountain. Holy Water po iyon. Marami dito'y napunta lamang para maghilamos. Ay kahit anong pakiusap mo, kung mali ang iyong pinakikiusapan, hindi mo makakamtan ang iyong pakiusap. Hindi si Padre Pio kailanman ang nagbigay ng kagalingan. Hindi siya ang nagbigay ng biyaya. Hindi siya ang nagbigay ng trabaho. Hindi siya ang nagpapasa sa exam. Hindi siya ang nagpaalis sa iyo papunta sa ibang bansa. Si Padre Pio ay ginagamit lamang at daluyan lamang ng nag-iisang dapat nating laging pakiusapan, si Kristo. Kung kayo po ay may iba pang dahilan ng pagpunta sa simbahan bukod kay Kristo, ay mag-isip-isip po tayo. Pero may hamon po sa mga simbahang ating pinupuntahan, kapag may dala tayong pakiusap sa Kanya, ang sarap ng pakiramdam. Alam ninyong parang kayo ay marirecharge. Kayo'y lalakas, magkakaroon ng bagong buhay, magkakaroon ng panibagong pananaw. Pero si Kristo na inyong kakatagpuin dito, hindi pwedeng hanggang dito lamang. Ang hamon ng pagsimba, ang hamon ng pakiusap kay Kristo, ang hamon ng lahat ng pagpipilgrimage, ay yung madala si Kristo sa inyong bahay. Alam niyo, nakakalungkot pang isa, yung simba-simba ka, dasal-dasal ka, papikit-pikit ka pa, paluhod-luhod, pag-uwi, mataray ka pa rin naman. Pag-uwi, chismosa ka pa rin naman. Pag-uwi, galit ka pa rin naman sa iyong ina. Hindi mo pa rin kinakausap ang iyong kapitbahay. E di kayo sayang.
Huwag niyong sayangin ang mga pagkakataong ito, lalo ngayong panahon ng Kwaresma, na idulog ang ating pakiusap kay Kristo tulad ng pinuno sa mabuting balita. At nung umuwi, napatunayan niyang si Kristo ang may dahilan at sumagot sa kanyang pakiusap, gumaling ang kanyang anak. Ano pong inyong pakiusap kay Kristo? Ano pong gusto ninyong makamtan? Anong inyong idinudulog sa inyong pagbisita dito? Nawa po sa banal na misang ito, tulad ng paalaala. Tingnan niyo po ang, kami po'y may tinatawag na Aral Batanggenyo dito sa Batangas. Ito po'y libro, number 449. Ang sabi po doon, sa lahat ng suliranin at pangangailangan, tiyak na magtatagumpay pa rin ang sino mang umaasa kay Kristo. Kalakip ng inyong pakiusap, kalakip ng gusto nating makamtan, ang malaking pag-asa at pananampalataya. Sa mabuting balita, nakamtan ng pinuno ang kagalingan ng kanyang anak at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Kristo. Sa inyong pagbisita dito, kapag ka nakatagpo ninyo si Kristo sa pamamagitan ni Padre Pio, sa pamamagitan ng mga bagay na inyong makikita dito, lalo't sa pamamagitan na sadyang tatanggapin natin siya mamaya sa komunyon, siya po'y ibahagi ninyo sa inyong sambayanan. Ibahagi ang inyong tinanggap na Kristo sa inyong mga bahay. Pero alam po ninyo kung anong katotohanan? Tingnan nyo mamaya, paalis pa lamang kayo, nag-aaway-away na kayo sa sasakyan. Sinabi na kasi sa iyong, huwag ka nang bumili niyan. Tagal na tagal mo, nag-CR ka pa, late na tayo sa sunod na simbahan. O diga? Pero galing kayo sa pilgrimage. Yun po ang kailangan nating bantayan. Sapagkat nasasayang ang mga pagkakataong ganito na makatagpo si Kristo kung hindi siya natin kayang ibahagi sa ating kapwa. Ang tunay na diwa ng pagbisita sa mga simbahan ay yung kapag ka natanggap mo siya, may kakayahan kang baguhin ang sarili, ibahagi sa iba upang mabago rin at manampalataya ang sambayanan. Dalangin po natin sa banal na misang ito kay Kristong ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng malaking pananampalataya sa iyo upang sa kabila ng aking mga kasalanan, ng aking malaking pagdududa, ng maraming pinagdadaanan, patuloy kitang tanggapin at sa pagtanggap ko sa iyo, maibahagi kita sa aking kapwa upang dahil sa pananampalataya, kaming lahat ay magbago at makadulog sa iyong hapag.